Magandang araw mga ka-therapy. Puno ng tubig ang balon. Kamustahin natin ang kalagayan ni Nanay Nita at Jilo ngayong tapos na po ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayun. Kamustahin po natin ang mga ka-therapy. Check natin ang kanilang CR. Si Ernie na. Tapos butas din. Ito. Ayan. Kamustahin natin. Tao po! Tao po! Hi! Kamusta si mama mo? Makalat po ulit kasi na yun. Ha? Makalat po kasi nag-ayos sa bubong. Nag-ayos sa bubong? Hindi natuloy ang... Bubong kasi pumasok na po si mama. Nagpasok na mama mo? Apo. Saan? Nagtrabaho po ulit. Nagtrabaho na siya? Apo ulit. Nakapasok na siya? Apo. Ah. Mangalat po ulit kasi po hindi po naayos ng matino yung bubong. Kasi umulan ng ilang araw. Kailan pa pumasok si mama mo? Aroy ko. Gaganain na lang po. Nakatrabaho na siya. Ano araw siya uwi? Maya pa po yung gabi. Mamaya pang 12? Mga 8 po, mga 9, ganun. 9 ng gabi? Aroy, di na to naayos. Di pa nga po. Ba't yung kanin mo? Walang takip. Ay, naman kang putakpan. Ayan, pumasok na pala si mama mo. Pumasok na po eh. Kailan pa siya pumasok? Kaganin na lang po. Si ate mo? Karabi, ito na yung nakaraan na inayos-ayos natin, no? Naano nang po ulit kasi ano, ayusin na sana yung bubong. Oh. Kaso, umulang bigla. Nilipat yung mga... Ay, may inayos dito yung kalat dito, nalipat dun, kaya makalat rin na. Bakit pala siyang Jilo? Jilo? Kamusta si Jilo? May sakit po eh. Ha? May sakit. Ano sakit niya? Ha? May lagnat po ata. May lagnat ka, Jilo? Ha? Jilo? Jilo? Pero kumain na siya? Ha? Be, kumain na siya? Opo. Ba't hindi nakakausap? Ba't hindi siya nakakausap? Tulog po eh. Jilo? Jilo? Anong plan ni mama mo? Hey, Jilo! Paano mo sabi may lagnat, may thermometer kaya? Ano po yung pag-inawa nandito? Mainit siya? Mainit. Nasaan ang ate mo? Hindi naman siya mainit ngayon. Ano sakit niya? Biglang siya yung sumpong eh. Ano siya yung sumpong? Sumpong po. Baka kulang siya sa gamot. Anong sumpong niya? Ha? Ano ang sumpong niya? Parang tumitirik po yung Anong sabi ni mama mo? Hi! Kamusta? May laman na yung gas niyo? Meron na po yun. Kabili na kayo. Patingin nga ng tanki niyo. Okay pa ba ito? Matibay pa to? Alin po? Yung tanki niyo? Buksan mo nga. Bakit ganyan ang tangki nyo? Yung sinauna pa? Mm-hmm. Ha? Okay, nalamanan na rin. Sinang bumili? Si mama. Si mama mo. Sige, patayin mo lang. Tinchinek ko lang. Okay po pala ito. Ba't ganito? Ba't may kulang? Hiyala. Nasira na. Akala ko nagkama ka na dyan. Oo. Ha? Nagkama na po. Ba't makalat? Ay, ano pa eh. Ay, mama yun? May... Nasaan ang ate mo? Nagkakot po kami gamit na gamit po. Okay. Di wala pala ang mama mo bukas dito. Parang hindi naman naligo si Jilo. Naligo po yun kaso nagkaano ulit eh. Hindi mapaliguan kasi umulan tapos may sakit akin. Namamaga. Kaya ba? Namamagaan. Dito yun paan lumalob. Namamaga si, Yung nandito pag hindi nakakainin ng gabi. Ay, ganun? Pang sangipin po, problema.
Bukas Jilo! Punta ko dito bukas. Andito ba bukas si mama mo? Oo, pupunta ko dito bukas. Sunin. Jilo! Kamusta ka, Jilo? Jilo? Ano si Bebe? Ilang beses siya sinusubong sa isang araw? Dalawa po minsan. Sinumpong na siya kanina? Sinumpong siya kanina? Dalawang beses. Anong ginagawa mo pag sinusumpong siya? Ano po? Pag naninigas po yung kamay niya dito. Tapos, anong ginagawa mo? Pag nakaganon na po. Pag ano? Pag t-shirt ka nga, Abi. T-shirt lumapit. Ka. T-shirt ka. Isot mo yan. Be. Kamusta ka, Jilo? Ha? Kamusta si Jilo? Nagtrabaho na si Mama? Wala na si Mama? Bukas, sino magliligo sa kanya? Hindi ko po. Hindi mo siya kayang liguan? Kaya po namin kaso. May sakit po eh. Wala naman siyang lagnat ngayon. Si ate mo. Umalis po. Babalik din? Babalik din po. Jilo? Jilo? Kamusta si Jilo? Ayun mga ka-therapy. Yan si Jilo po ay may cerebral palsy. Then, ayan nga, yung bahay nila ay dito ay maaaring mahulog anytime dahil ito ay pinag tagpi-tagpi lang na mga ano. May washing pala kayo eh. Nakakapaglaba ba kayo dito? Pe. Ha? Opo. Okay to? Opo, ayos pa. Pe. Saka pe. Saka din. 2,300 Ayan. So, ang bubong po ay babagsak na. Sobrang baba ito. Sobrang baba. At yan nga po ay inilapit siya sa atin ng kanyang kapatid. Ito nga po ay ito ang kanilang mapanganib na lutuan. So, yan ay yan. Magulo dahil wala si Mami Nita at ang kawawa po ay si Jilo. Ayan. Ayan po ang kalagayan na nakakaawa si Jilo dahil nga wala ang kanyang mama na dapat ay nag-aalaga po sa kanya dahil ang kanyang pong husband ay pumanaw na makalipas ang mahigit 2 taon. Kaya siya naman po ang nagtatrabaho na at wala pong nag-aalaga kay ano, kay Jilo. Ayan, anong oras si mama mo umalis? Mga alas 6 po. Sino nagpakain sa kay Jilo? Ako po. Ah, okay. Ano yung uniform ni Jilo? Ano yan? Ano po? Yan sa uniform niya yan? Ano po ito para hindi siya labitin? Hindi yung uniform. Sa school ba yan? Hindi po. Mismo kay Jilo? Kay Kuya po yan. Ayan mga ka-therapy. Wala sa ayos ang bahay dahil nga ano, tawag dito. Walang nanay. Makalang. Ayan. Dapat ba nagliligpit ka rin dito, be? Nakalimutan ko po magligpit. Ayan o. Napagod lang po ako kanina po eh. Nagbuhat po kami ng magliligpit eh. Saan? So, ayan po ang kalagayan ni nanay at siya nga po ay bumalik na sa trabaho. Nakapasok na. At yan ay talagang ang hiniling po ng kanyang kapatid ay maayos sana itong kanilang bahay dahil ito po ay maaring malaglag anytime. Ayun. So, nakakaawa si Jilo dahil wala ang tagapangalaga niya na nanay at yun nga po ay kailangan niya maghanap buhay.
dito lang po rin sa labas, sa ilong. Ang bahay na dito. Siguro kung may yero to, ay maaayos po ito. Kung may yero. Ayan. So yan, pag walang ina, ito po ang kanilang lutuan. Ayan. So, ayan. Jilo! Kamusta si Jilo? Hmm? Jilo! Paano mo nasabing may lagnat siya, be? Nasumpong po, tapos minsan po nagsusuka. Nagsusuka siya? Eh, nakakaawa naman si Jilo. Si Nanay Nita po, mga ka-therapy, kung siya ay magkakaroon ng kabuhayan sana dito. Or kahit mapag-ayos lang itong bubong niya, ay kahit siya po ay maghanap buhay, ay magiging komportable po siya sa kalagayan ng kanyang anak. Dahil ito po na tahanan ay maaari pong bumagsak po anytime. Ayan po. Ayan. Tapos itong bubong niyo tumutulo to, be? Yung dito po banda, kaya saan? Kasi ako minsan. May tulo to dito? May tulo. Ayun, sabi mo na lang kay mama mo, dumalaw ako. Apa. Ha? Chinek ko. Tapos chinek ko yung kalan nyo. Sige pa. Yung itsura ng kalan nyo. Ito yung kalan nila, mga ka-therapy. Ilang taon nyo na itong ginagamit? Ayan. Ha? 2 years na? Ba't ganito? Hindi mo siguro ito nililinis? Nililinisan po kasi ngayon tinataman na po maglinis. Yung magligpit ka para pag si mama mo ay... Ang dami niya pong alaga na hayop, no? Ayan. Hindi niya pa tinanggal yung dito. Ay, nabawasan na ng kalat dito, no? Diba may tinanggal na si mama mo dito? So... Ayan. Ayan, mga ka-therapy. Wala po ang kanilang ina. Ang hiling lang po ng kapatid ni Nanay ni Nita ay maiayos lang ang bubong ng bahay ng kanilang kapatid. Ayan. Dahil nga po ito ay maaaring bumagsak anytime. Tutuloy na ako, be! Sige po. Bukas na lang! Bukas po. Ayan po. Tutuloy muna ako. Palinis ka naman dito. Apa. Kasi kayo ang nandito eh. Tanggalin mo ulit ito, oh. Iba na karaan, malinis na ito. Linisin mo para pag dumating si mama mo ay ano, malamig ang ulo, no? Kasi pagod siya sa pagtatrabaho. Ayun. A few moments later. Paano? Patingin. Ganun po, natapyas po yung dito. Bakit? Ang ginagawa mo? Naghiwa po ng bangus. Nagkamali ng ano. Naghiwa. Ano nangyari kay Jello kanina? Sinumpong po. Paano sinumpong? Seizure po siya ng ano. Sinumpong po siya yung ano. Naninigas siya, gano'n? Pag hindi, bakit wala siyang gamot? Hindi po. Nakainom naman po siya, pero may sinat po kasi siya ngayon. So, pag naglalagnat siya, ibig sabihin? Nung pinuliguan po kasi namin nakaraan, nilagnat siya. Kaya yung nakaraan lang din, nilagnat siya. So, hindi siya sanay na naliligo? Hindi po kasi masyado. Mainit na nga po pinapaligo namin, kaso nalagnat pa rin siya. Paano mo nalamang may lagnat? May sinat po siya ng ano. May temperature ka? Hindi po. Nuhanahan ko lang po. Mainit siya? Opo. Baka inaanap niya si mama mo? Kakapasok lang po ni mama kanina. Ngayong araw lang siya nagpasok. Ano araw siya dadating mamaya? Hindi ko po alam. Ang ngayon po. Baka mga alas 8. Alas 7. Maglinis kayo dito para ano? Para maaliwalas ang pakiramdam niya pagdating. Okay. Ayan yung mga ka-therapy. May babasag yun dyan. Ito ang lutuan nila. Ayan. Maglinis ka, Beha!
Para yung mama nyo, ano, kahit nahihirapan, eh, may magaan ang pakiramdam. No? Nagaharutan sila, oh. May alaga. May alaga ding aso. Aso ko lang. Ito, Beo, linisin mo ito. Ano ba pangalan mo? Jeric, maglinis ka. Ito, hugasan mo na to. Lagyan mo kanin, bigay mo sa aso. Tapos yung kalan nyo ay ito. Wala siyang ano? Wala siyang tawag dito, yung dito. Wala po. Hey, Kira. Okay. Pero, mami, kung ayun, mga ka-therapy, ay nagawa naman ng paraan daw ni nanay ang LPG. Pero, ang may laman na po ang LPG. Kaya, nakakapagluto sila. Ito. Okay na. Okay pa naman, pero ano, delikado na rin kasi yan, si may ano na rin. So ito, mga ka-therapy, ang kala nila at ayan, kailangan na ding mapalitan, ayan. At ayan, sana mga ka-therapy ay matulungan. At ayan po, mga ka-therapy, kung may naaantig po ang puso kay nanay ni Nita at nais po siyang tulungan na ito pong yero nila ay maiayos. Kung may nais pong maging parte ng pagtulong po kay nanay ni Nita ay mag-comment po kayo below. Ang kailangan po ni nanay ni Nita ay yero. Yero para maitaas po ito at kahoy. Para mapalitan lang yung bubong maitaas. Ayan po. Dahil ito naman po, eh, ito rin pala itong ano, kailangan ng plywood at kahoy. Dahil yan ang time po ay pwede siyang bumagsak. Ayan, open na open po dito. Ayan. Ayan. At wala nga po si nanay ni Nita ngayon dahil siya po ay pumasok na. Dahil nga po, para masuportahan po ang pamilya, ang pangangailangan po nila. Pero ito, sobrang baba. Ayan. At ayan, mga ka-therapy, ang update po natin kay nanay. Siya po ay pumasok na ng trabaho at naiwan si Jelo. At si Jelo nga po ay sinumpong daw dahil mataas ang lagnat. May ubo ba si Jelo? Wala po, nilalagnat lang. Ba't ka siya nilalagnat, no? Ano sabi ni mama mo? Gusto niya, lagnat lang po siya pagkas niya naligo, tapos nag-telepon. Pero ngayon okay siya. Wala siya lagnat ngayon eh. Masama lang po yata, paharap na niya. Baka namimiss niya si mama mo. Mga ka-therapy, ang update po natin kay Jelo dahil wala po si mama niya. At i-check natin kung makakausap natin ang mama niya. Ayan po. Ayan po, sa nais kong tumulong kay nanay ni Nita ay kung nais niyo po si nanay ni Nita na matulungan, na kahit ito lang sa yero para mapalitan ang yero, ay mag-comment po kayo below, mga ka-therapy. At yan po ay labis-labis po natin ipagpapasalamat dahil talaga naman po napakahirap ng kalagayan dito ni nanay ni Nita. Ayan po, natulog po si Chilo. Ayan po.